sasagutin ko lang po yung kunti lang. Itong mga sinasabi ni Banat Bay, kababalik lang niya galing Boracay, nag-enjoy doon sa mga pirang na nakuha niyang limos sa kanyang online live, sa kanyang YouTube channel sa Boracay. Eh, pagbalik niya ng Maynila, bakbak agad siya kay Bongbong Marcos dahil nga nag-withdraw yung kanyang poon. Ang sabi pa niya sa kanyang live, wala na ho tayong magagawa, andyan na yan. We cannot change these people. O, ito yung sabi niya dito. Banat Bay, hindi mo kami kayang diktahan kung sino ang aming gustong iboto. Huwag mo din kaming diktahan dahil hindi mo kami pinapalamon. Kung si Bongo gusto mo, edi iboto mo. Huwag mo kaming idamay kung hindi namin siya gusto. No? Tapos sabi pa, we cannot change these people. Eh bakit mo kami i-change? Sino ka ba sa aming mga buhay na mga butante na si Bongbong Marcos ang aming gusto? Porket hindi namin mga loyalista sinuportahan ang gusto mong kandidato? Sasabihin, lalait-laitin mo na kami ng mga mababaang logic, mga bugo. Eh ikaw nga eh, fake news ka din dahil doon ka kumukuha ng mga binabalita mo din sa GMA, TV5. Na mga fake news din yung pinapalabas nila doon sa taong bayan. So anong tingin mo sarili mo? Peke ka din. Oh, tapos sabi mo pa, itong mga humahanga sa kandidato na yan, I'm telling you, nasarado na isip nila. Hoy tanga, isip mo ang sarado, hindi isip namin. Mulat kami dahil alam, nakikita namin sa pamilyang Marcos sa loob ng 30 years na paninira, hindi sila rumiris back sa mga taong nag-aliposta sa kanila or naninira sa kanila. Magkaiba sila ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nga, di ba? Sinusutsutan pa ninyo na ano, sirain si Bongbong Marcos para kay Bongo. Oh, sino ngayon yung taong may konting sayag sa ulo? Si Bongbong Marcos ba o si Pangulong Duterte? Dahil yan sa inyo. Kayo yung sumisip-sip or bumubulong dyan kay Pangulong Duterte, kaya nagiging may sayag din pagminsan magsalita, no? Mahal lang namin si Bongbong Marcos dahil nakikita namin sa kanya ang malasakit para sa taong bayan, na hindi kay tumutulong, na hindi kailangan may kamera na kagaya ni Bongo mo, na poon mo, no? Hindi po sarado ang isip namin. Marami pong namulat lang. Hindi sarado. Ikaw at ang kapwa mo, mga online na limos, pati kapatid mo, kayo, ang mga sarado ang isip or nagsasarado, saraduhan lang ng isip dahil mga bayad kayo. At kailangan ninyong kumuda sa social media para magkaroon kayo ng mga limos dyan, no? Mga patay, gutom. No, sabi mo pa dito, Banat Bay, sabihin ko sa inyo, pag sinabi ng kanilang Panginoon, tumalon sa bangin, tatalon ang mga yan. Ikaw, Banat Bay, pag sabihin ba ni Bongo, higupin mo lahat ng ihi niya, kainin mo lahat ng tae niya, tumalon ka din sa bangin, tatalon ka din ba? Kung hindi ka naman sandamukal na bugo, tanga. Huwag mo kaming igaya sa iyo, ha? Dahil hindi tayo, kayo kaming mga loyalista, hindi kami kagaya mo. Hindi kami praneng na kagaya mo. At hindi din kami bayaran na kagaya mo, ha? Huwag mo kaming itulad sa iyo. At hindi kami patay gotom na nanlilimos na kagaya mo. Kasi nga, sabi mo pa dito, kasi nga, ganun na ho sila kabulag, ganun na ho sila kasarado ang isip. Hoy, hindi kami bulag, hindi kami sarado ang isip, gaya ng sinasabi mo at iniisip mo. Kung meron mang bulag, kung sino mang sarado ang isip, ikaw yun. Ginigiit mo pa hanggang ngayon na nag-withdraw na nga yung poon mo dahil wala siyang makuha, kulilat. Mataas pa yung undecided na ratings kaysa pa sa puon mong si Bongo. Tapos ngayon ang sisihin mo si Bongbong Marcos? Pagkakakitaan mo pa rin siya?
Eh, disipog ganon ka na ba kadispirado, banat bay? Kung hindi mo iboto si Bongbong Marcos, karapatan mo yun. Wala kaming magagawa dyan. At kung hindi din namin suportahan si Bongo, karapatan din namin yun. Wala kang magagawa doon. Ang sabi mo, pagtatawanan mo kami sa loob ng 6 na taon kung wala kaming makuhang ginto galing kay Bongbong Marcos. Hoy, hindi kami mukhang pirang kagaya mo, ha? Hindi kami mukhang ginto na kagaya mo. Hindi kami patay gutom na kagaya mo na nagpapalimos dyan sa online mo, sa YouTube mo, para ka lang makalamon, para ka lang may pampa, sarap-sarap ng buhay sa labas kasama. Eh, hindi nga kami nang bubugaw ng tao, hindi kami nagbibinta ng aliw ng kapwa namin tao para kami mabuhay. Hindi kami kagaya mo, ha? Huwag mo kaming itulad sa iyo na sasabihin mo na kung wala kaming makuhang ginto, eh, pagtatawanan mo kami sa loob ng 6 na taon. Pagtatawanan ka din namin kung hindi ka tatawa 24 hours sa amin. Kahit pa mapunit yung ngala-ngala mo sa kakatawa, titingnan ka lang din namin. Dahil bakit? Ikaw ang tanga. Hindi kaming goldista na tanso na sinasabi mo. Hindi namin binoto si Bongbong Marcos nang dahil sa kanyang ginto, ha? Dahil hindi namin hangad ang kanilang ginto. Gininto ang puso ang aming hinahangad. Hindi ang kanilang gayamanan. Hindi kami kagaya mo. Mukhang pera, no? Umabot ka pa sa point na nagbibinta ka ng mga babae mo dahil sa mga matatanda sa executive departments para ka lang makalamon. Diyos ko po, mahiyaya ka sa sarili mo. Kung may mukhang pera dito, mukhang tanso, mukhang ginto, ikaw iyon. Huwag mo kaming i-ano, idamay, ha? Sabi mo, mababaw ang mga logic namin. O so bakit ikaw? Gano'n ka ba katalino? E di, kay, naku, naupaw ka na nga lang, eh. Bakit ka nga ba nakalbo? Eh dahil di ba sa kabubuhan mo, ikaw na mismo nagsabi, ginaya mo si ano, si yung basketballista na si Dennis Rodman, di ba? Sa pakulay-kulay ng buhok. O yun, kaya kasa na nakalbo, sabi mo. O sino yung bugok? Kung si Dennis Rodman nga lang na nagpakulay ng buhok, iba-iba ang kulay linggo-linggo, gumaya ka, kaya ka naupaw, how much more pa kaya? Kung sasabihin ni Bongo na iinom ka ng kakain ka ng tae ko, bigyan kita 5 milyon, gagawin mo yun. Pero hindi kami ganyang loyalista, ha? Hindi kami kagaya mo. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi kami bugaw, hindi kami nagbibinta ng kapwa namin tao para lang kayo makalamon, ha? Ikaw. Ikaw ang masama. Ikaw ang walang utak. Ikaw ang sarado ang isip. Hindi kami. Mulat lang kami. Dahil sinasabi mong sarado isip namin, dahil hindi sina... Ito na nga yung nakakatawa, eh. Diba? Ang sabi ninyo, sumarami kayong loyalista, 16 million kayong DDS. Saan ang 16 million ngayon ni Pangulong Duterte? Ni hindi ninyo maipakita, diba? Ilabas mo ba, Natbay, ang 16 million na nagpanalo kay Pangulong Duterte noong 2016? Bakit wala? Bakit 4.9% lang ang nakuha ni Bongo kung doon lang sa survey ang pag-uusapan? Wala. Dahil hindi nyo man aminin nyo man sa hindi, loyalista or goldista or salsalista, tanso ang nagpapanalo kay Pangulong Duterte noong 2016 at kay Bongo na poon mo noong 2019 election. Subukan kaya ni Bongo tumakbo ulit sa pagkasinador sa susunod na eleksyon. Tingnan lang natin kung ibuboto pa ba siya ng loyalista. Tingnan natin kung mananalo pa yung Bongo mo. Kahit maglupasay ka pa dyan, kahit magbigti ka pa dyan sa studio mo, sa bahay mo, sa live mo, wala nang bubutong loyalista kay Bongo mo. Ito lang masasabi ko sa ibalik ko yung sinabi ni Harry Roque noon na sa sinabi niya dyan sa Palacio pa siya na siya pa yung spokesperson. Manigas kayo! Yon lang. Di ninyo kasi mauto ngayon, hindi mo mauuto or mga kasama, ang mga loyalista na iboto si Bongo, iwanan talaga namin si Bongbong Marcos para kay Bongo mo. Abay, swerte mo. Paghikog, Bongo, paghikog, banat bay. Mas maganda pa sa'yo, kumuha ka ng tali at magbigtik ka dyan sa studio mo. Matuwa pa si Satanas at si Bongo sa'yo.